Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang chapter 23 ng Dragon Ball Kakumei. Ito nga ay isa sa pinakamaganda na chapter ng Dragon Ball Kakumei, kaya suggest ko sa inyo na tapusin nyo ang video na ito. Pero bago nga ang lahat ay mag-subscribe na nga kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa nakaraan na chapter. At sa last chapter nga ay nagawa ngang makuha ni Salaga kay Kaba ang capsule kung saan ay kasalukuyan ngang nasa loob nito si Bulma. At wala ngang awang sinira ni Salaga ang capsule na talagang kinagulat dito nila Kaba. Dito na nga papasok ang chapter 23 ng Dragon Ball Kakumei na pinamagatang Void Point Trap. Sa unang panel nga ay ating makikita dito si Salaga na matagumpay na nga niyang nasira ang capsule kung saan ay kasalukuyan ngang nandun si Bulma. Na talagang nagpalungkot dito kay Fennel. After nang masira ni Salaga ang capsule ay bigla na nga lang itong lumiwanag ng sobrang tingkad. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na hindi nga daw siya makagalaw, ano nga daw ang nangyayari. At sa mga oras na ito ay matagumpay nang nahigop si Salaga ng capsule, habang si Bulma naman ay matagumpay na nakalabas sa loob nito. Dito nga ay nakita ni Bulma itong si Kaba na kasalukuyan nakahiga sa mga oras na ito. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na salamat nga daw dito kay Kaba, at wag na nga daw itong mag-alala pa at siya na nga daw ang bahala sa lahat. Sa moment na ito ang Hoy Poi capsule nga ay matagumpay na naitrap itong si Salaga. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Salaga na kasalukuyan nasa loob ng capsule. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Bulma at sinabi nito na hello Mr. Demon, ako nga pala yung favorite target mo na nakatira sa Vastland ng Sadala. Pagalit nga ditong nagsalita itong si Salaga at sinabi nito na ano nga daw ang ginawa nito sa kanya. Tagot nga dito si Bulma at sinabi nito na ikaw, tingin mo sa akin ay isang pabigat lamang sa mga kasama ko. Yan ang pinakamalaki mong kamalian. Salita nga ulit dito si Salaga at sinabi nito na paano nga daw siya nahuli ng ganon kadali ng mga ito. At dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Bulma ang mga nangyari. Ayun nga dito kay Bulma na mahirap nga daw makalabas sa capsule na yan lalo na kung sariling kamay nga daw nito ang ginamit sa pagsira ng capsule. Sa totoo nga lang daw ay may command voice nga daw dyan na nakalagay, kung saan ay pang Namekian language nga lang daw ito. Dagdag pa dito ni Bulma na once nga daw na may isang mortal sa loob ng capsule at sinira nga ito ng sinuman mula sa labas, ay kusa nga daw magpapalit ng pwesto ang mortal na nasa loob at ang mortal na nasa labas. Ito nga ang pinaka-emergency command ng capsule. At once nga daw na mag-activate ang capsule dahil sa emergency command nito ay ang mortal nga daw na natrap sa loob ay wala ng chance pa na makatakas o makalabas. Tagot naman dito ni Salaga at sinabi nito na alam ko na alam ng mga kasama mo ang about dito. Salita nga ulit si Bulma at sinabi nito na hindi. Salita nga ulit si Salaga at sinabi nito na paano. Tagot nga dito ni Bulma na hindi nga daw nila magawang ma-estimate ang kapangyarihan na meron itong si Salaga noong una nga daw nila itong nakaharap. At ngayon nga daw ay nalaman na niya na ang ability nitong si Salaga ay about sa magic. At dahil nga daw sa nalaman niya ay mas minabuti na nga lang daw niya na gawin sekreto ang about sa capsule na ito, alam naman daw niya na gagawin nitong si Salaga ang lahat para lang makuha sa mga kasama niya ang capsule. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na nagawa nga daw nitong si Bulma na magtagumpay sa mga plano nito, at gamit nga daw ang talino nito sa paggawa ng technology ay successful nga daw nitong na-execute ang pinakaplano nito sa kanya. Tagot naman dito ni Bulma na inspired by Earth Sea lang nga daw ang ni-apply niya sa capsule na yan, katulad nga daw ito ng makuban ng sa planetang Earth. Kaya kung wala nga daw ang tulong ng sealing technique ng Earth ay maari nga daw na hindi tumalab kay Salaga ang sealing technique. Pero kahit nga daw na ganun ay naging maayos pa nga din daw ang resulta nito dahilan kaya nga natrap na itong si Salaga sa loob ng capsule. Dagdag pang sabi dito ni Bulma na ngayon nga daw ay nakakulong na itong si Salaga at naging maliit na object na lang daw ito na kasya sa kanyang bulsa at tinatawag nga daw itong pocket dimension. Pero sa kabilang banda naman ay salita nga dito si Fennel at sinabi nito na bakit nga daw siya sumuko agad kanina. Sa moment na ito ay pinuntahan nga ni Fennel si Corathla na kasalukuyang critical ang lagay. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Salaga na kasalukuyang seryoso sa mga oras na ito. Salita nga ito at sinabi nito na inaamin nga daw niya na naging pabaya siya, gayon pa man ay nagkamali ka pa din ng taong kinulong mo. Meron ka bang idea kung sino ako? Ikaw ay isang ignorant, ako si Salaga ang magician na kilala sa pangalang The Master of Dimension. After ngang masabi ni Salaga ang mga kataga na yon ay wala pang ilang segundo ay napunta na nga si Salaga sa likod ni Bulma. Bakas nga sa mukha ni Bulma ang sobrang pagkagulat.
Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na ito nga daw ang pinaka-main specialty niya ang mag-travel sa iba't ibang dimension kahit pa ang sinasabi mong pocket dimension. Ang iyong swerte ay matatapos na sa mga oras na ito, Bulma. Dahil sa ginawa nitong si Salaga ay talagang kinagulat nga ito ni Kaba at Colafla. Salita nga ulit si Salaga dito at sinabi nga nito, Kande Kaba, na tignan niyo ang sarili mo, nahihirapan ka ng tumayo pero kahit na ganun ay nakakahanga pa din kayo. Wala pang sino man na mortal ang nakatayo after ko silang bigyan ng ganyan klase ng atake, pero ngayon nga ay magsisimula na ang katapusan nyo. At sa moment na ito ay mabilis nang tinulak ni Salaga itong si Bulma papunta sa isang portal na talagang kinagulat dito nila Kaba. Mabilis nang nalaman ni Bulma na isang portal ang ginawa dito ni Salaga. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan ng kasama ni Admiral Fennel itong si Pipino. Tinulungan nga niya ito. Pero sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Pipino at humingi nga ito ng tulong dito kay Admiral Fennel. Kung pwede nga daw siyang pahirami ni Admiral Fennel ng kaunting chi para nga daw ito kay Kebia. Chi nga daw kasi ang kinakain ni Kebia, para nga daw muling gumana ito ay kailangan nga lang daw nito ng kaunting amount ng chi. Na agad naman sinanayunan dito ni Admiral Fennel. Sa next panel naman ay napansin nga ni Colafla ang isang bagay na paparating kaya agad nga nitong tinawag si Salaga at nag-middle finger pa nga ito. Habang nakatingin nga si Salaga dito kay Colafla ay bigla na nga lang siyang tinamaan ng isang malakas na atake na nagmula dito kay Pipino. Dahilan kaya nga napunta din sila Salaga at Pipino sa portal na binuksan ni Salaga. Nasa loob nga din ang portal itong si Bulma. Sila nga ay napunta sa parallel dimension. Sa moment na ito ay binigyan nga ni Pipino si Bulma ng isang barrier technique at sinabi nito na ligtas ka na sa loob ng barrier, ngayon ay kailangan ko nang tapusin ang laban na ito. At sa moment na nga na ito ay nagsalita nga dito si Salaga at sinabi nito kay Pipino na ito na nga daw ang pumirma sa kamatayan nito, lalaban daw ito sa kanya ng one-on-one tapos sa dimension pa na ito na alam naman natin na wala nga daw kakayahan itong si Pipino na makaalis sa dimension na ito. Sagot naman dito si Pipino at sinabi nito na huwag nga daw itong mag-alala sa kanya, alam naman daw nila na parehas na nga daw silang nasa critical na kalagayan. Salita nga ulit dito ni Salaga at sinabi nito na kung ito nga daw ang kahilingan nito. At dito na nga ay nagpalabas na nga ang dalawa ng sobrang lakas na chi. Mabilis nang ginamit dito ni Salaga ang anti-punch nito habang si Pipino nga ay gumamit naman dito ng parang device na pang-atake din kay Salaga. Ngunit mabilis nga ang pag-release dito ni Salaga ng atake dahilan kaya nga sinalag na lang ni Pipino ang anti-punch nito. Sinabi nga dito ni Pipino na ang kakayahan nga daw niya ay ang magpalabas ng mga object kaya nga magagawa nga daw niyang mas alag ang atake nitong si Salaga. After ngang masalag ni Pipino ang atake nito ay mabilis nga niyang sinundan ang atake niya ng isang twirling force na rektang tumaman dito kay Salaga. Pero agad naman ditong nag-counter si Salaga ng isang malakas na pagsipa dahilan kaya nga tumalsik dito si Pipino. Pero habang nasa area nga dito si Pipino ay mabilis nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na chi at mabilis nga itong umatake ulit kay Salaga dahilan kaya nga tinamaan na naman dito si Salaga. Dahil nga sa lakas ng impact nito ay talagang nag-struggle nga dito si Salaga sa pag-hold ng napakalakas na atake ni Pipino. Dahil nga dito ay talagang nagalit na nga itong si Salaga at sinabi nito na mas malakas ako sa'yo, binigay mo na ang lahat ng lakas mo sa akin, pero hindi mo alam na matagal na akong nabubuhay sa mundo na ito, kaya ngayon ay ipapakita ko na sa'yo ang totoong lakas na meron ako. Dahil nga sa sinabi nitong si Salaga ay nagulat na nga dito si Pipino nang makita nga niya na parang nag-iba na nga ang itsura dito ni Salaga. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na gagawin kitang isang alikabok Pipino. Dito nga ay ating makikita itong si Salaga na kasalukuyan na nga itong nag-ibang anyo at nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na chi. Salita naman dito si Pipino at sinabi nito na hindi nga daw siya na-impress sa ginawa nitong si Salaga. At dito nga ay sunod-sunod na pag-atake na nga ang ginagawa dito ni Salaga. Pero nagawa nga itong mas alag ni Pipino. Salita nga ito at sinabi nito na sobrang lakas na impact nga daw ang nararamdaman niya at nagmumula nga daw ang atake dito ni Salaga sa kaliwa. Ngunit sa point na ito ay gumamit nga si Salaga ng reverse punch dahilan kaya nga rektang tinamaan dito si Pipino ng sobrang lakas na suntok dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. Habang nasa ere nga dito si Pipino ay sinundan nga siya dito ni Salaga, pero nagawa nga dito ni Pipino na gumamit ng barrier technique dahilan kaya nga napatigil dito si Salaga. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na gumagamit nga daw ito ng scientist devices pero wala ka sa tamang posisyon para gawin yan. Dito nga ay gumamit pala si Salaga ng isang smoke kung saan ay may lason nga ito. Kaya nga agad na umalis si Pipino sa barrier nito.
Ngunit sa kasamaang palad ay nagawa na nga siyang makapitin dito ni Salaga mula sa likod. At dito na nga sinimula ni Salaga na gamitin ang isang teknik nito. Ito nga yun paghigop na ng kaluluwa dito ni Pepino. Nararamdaman na nga ito ni Pepino na parang nga daw pinipilit ni Salaga na higupin ang kaluluwa niya kasama itong si Kedia. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na ang teknik na nga daw na yan ay ginaya nga lang daw niya ito sa ibang creatures ng iba't ibang planeta. At sa moment na ito ay lumabas na nga si Kebie sa bunganga dito ni Pepino na talagang tinagulat nga dito ni Pepino. Ngunit ang ginawa nga dito ni Kebie ay inatake nga nito si Salaga ng isang suntok na rektang tumama dito. At sa point na ito ay naging armor na nga itong si Kebie na mabilis na kumabit sa iba't ibang parte ng katawan ni Pepino, ito nga ay tinatawag nilang armor mode activation. Makikita nga natin dito si Pepino na kasalukuyan na ngang lumakas, dahil dito ay nagulat nga itong si Bulma. Si Salaga naman ay nagsalita dito at sinabi nito na isa na naman daw gadget ang ginamit dito ni Pepino, lagi na nga lang daw siyang ginugulat dito ni Pepino. Pero itong si Pepino naman ay nagsalita at sinabi niya nito na nagsimula na nga daw mag-evolve itong si Kebie sa mga oras na ito, tignan nga daw nila kung gagana nga daw ito. At sobrang bilis na pagsuntok na ang ginawa dito ni Pepino na rektang tumama dito kay Salaga. Dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. Pero wala pang ilang segundo ay umatake nga agad si Salaga ng isang malakas na suntok na rektang tumama dito kay Pepino, dahilan kaya nga ito ay tumalsik din ng malayo. Sa moment na ito ay parang napatigil nga si Pepino. Habang itong si Salaga nga ay parang nababaliw na dito. Salita nga ito at sinabi nito na ang ability na nga daw na yan ay talagang nabigyan siya ng grabbing damage. Ngunit ngayon nga daw ay mag-try nga daw itong si Pepino na pigilan siya sa kanyang gagawin. At wala pang ilang segundo ay nagpalabas na nga si Salaga ng anim na kamay dito. Ito na nga ang totoong lakas na meron itong si Salaga. Sa moment na ito ay nagpaulan na nga si Salaga ng sobrang daming atake na rektang tatama dito kay Pepino. Ngunit dahil nga sa bilis nitong si Pepino ay nagawa nga nitong maiwasan ang lahat ng pag-atake dito ni Salaga. Habang umaatake nga dito si Salaga ay nagsalita nga ito at sinabi nito na itong mortal daw na ito ay nagawa na ma-recognize ang mga ginagawa niyang pag-atake, kaya ngayon nga daw ay wala na siyang magagawa pa kung hindi tapusin nga daw itong si Pepino sa isang malakas na pag-atake. At sa moment na ito ay sobrang laking parang energy ball ang gagawin dito ni Salaga. Sinabi nga nito na itong gagawin pag-atake nga daw niya ay hindi na daw magagawang pang maiwasan nitong si Pepino, lahat nga daw ng tatamaan ng atake na gagawin niya ay matutunaw nga daw kahit na itong si Bulma. At wala pang ilang segundo ay nirelease na nga ni Salaga ang sobrang lakas na pag-atake niya na rektang tataman dito kay Pepino. Habang itong si Pepino nga ay nagtangka na i-hold ang atake nitong si Salaga. At sa moment na ito ay binuhos na nga ni Salaga ang lahat ng kanyang lakas sa atake na ito. Salita nga ito at sinabi nito na sumuko na nga daw itong si Pepino, siya na nga daw ang bahala sa mga masasakit na nararamdaman nito. Pero after niyang masabi ni Salaga ang mga kataga na yon ay naghanda na nga dito si Pepino ng isang atake at sinabi nito kay Salaga na, Salaga ang master ng lahat ng dimension. Ito na ang katapusan mo. At dito nga ay nag-release na si Pepino ng isang sobrang lakas na atake na talagang tumago sa energy ball dito ni Salaga. At mabilis nga din itong tumama kay Salaga na makikita natin na tumagos nga sa katawan nito. Sa moment na ito ay naramdaman na nga ni Salaga ang atake sa kanya ni Pepino, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya inaasahan ito, pero ito nga daw ang nangyari. Salita naman dito si Pepino at sinabi nito na ito na nga daw ang katapusan, Salaga. At sa moment na ito ay tinanggap na nga ni Salaga ang pagkatalo niya sa isang hybrid na mortal. Dito na nga natapos ang chapter 23 ng Dragon Ball Kakumei. Sana nga ay nag-enjoy kayo sa simpleng video review natin.